naniniwala na ang kapalaran ng tao ay nasa kanyang kamay. Wala sa ibang tao at wala sa kanyang paligid, kundi nasa kanyang paniniwala sa sarili. Siya ang nagbibigay katuparan sa kanyang pangarap at humuhubog sa kanyang kinabukasan. Subalit, ano ang mangyayari kung ibang tao ang may hawak ng iyong kapalaran, ang humahabi ng iyong pangarap at ang nagdidikta ng iyong kinabukasan? Sa gabing ito, matutunghayan natin ang paghihirap ng isang taong hindi nakaagapay sa mataas na panuntunan ng kanyang pamilya. Ito ang kasaysayan ni Joseph. Panoorin po natin. Suzette. I am 24 years old at panganay na anak. Sa unang tingin, masasabi kong ako ay higit na mapalad kung ikukumpara sa iba. Kompleto ang aming pamilya, isang magaling na lawyer ang aking ama. Di naman sa isang prestigious school ang aking ina. I belong to what we call family of achievers. Pero hindi ako masaya, Charo. Sa master's degree program ng isang prestigious school. Ano ang master mo? Philosophy? Pag-arabas? Tuturo ka lang. Ano naman ang masama kung gusto magturo ng anak mo? What's wrong with philosophy? You seem to forget that I'm a teacher. No, that's not my point. Wala ka kasing alam kung mga profesyon kundi abogasya eh. What's wrong with that? You really wanna know what's wrong with it? Pinangunahan mo yung anak mo eh. You know what? I actually think you're trying to compete with me. Ayaw mo lang siyang maging professor dahil ayaw mo siyang maging dean na katulad ko. A doctor of philosophy? Why, do you get good publicity for that? Makikilala mo ng tao? Sisigat ka ba? Huh? Is success measured by fame? Definitely! Dad, if you want me to be famous, mag-aartista na lang ako. Pinky, I want you to be a lawyer. Well, kapag gadi kang panilya, abogado ka na, then you can take whatever doctorate you want. You want to be a teacher? Fine. You want to be a dean? Fine. But first, be a lawyer. Pabayaan mo na nga kung anong gusto ng anak mo. Pinky knows what's best for her. I know what's best for Pinky. Chana, ginagamit mo lamang ang intelligence ni Pinky so that she can decide for herself. Alam niyo kung saan sa'yo napupunta itong pinag-uusapan niyo eh. Dahil wala sa inyong gusto magpatalo. Ang liit-liit na bagay pinalalaki niyo. Walang mananalo sa inyo. Dahil lahat tayo talo. Oh, my God.
ginagawa mo dito? Kaba'y nanonood o nagtatago? Uy! Tingnan mo, tingnan mo! Tingnan mo yung naglalaro, tingnan mo! Di ba si Joji yon yung crush mo? Halika, mag-cheer tayo! Sige na! Halika! Manood tayo! Sige na! Bilis, halika! Ay, nako! Halika! Sige na! Ay, dali! Basta mo! Dali, shoot! 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 Malas! Paano naman manalo si Joji niyan? Hindi mo nag-chusususat sa inyo. Wala talang inspirasyon si Joji. Paano ba naman tayong mananalo nito? Eh, nandito tong suset na to. Sana! Sa uli mo yung tanong! Sabihin mo muna! Please! Pakibalik ang Walkman ko! Suzette! Check mo na, Suzette! Check mo na! Check mo na! Hindi, piro ko lang naman eh. Masyado ka naman pikul! Oh, Walkman mo! Masisisi Charo. Sa trato at pagmamahal, lagi akong nasa hulihan ni Pinky, my younger sister. Kahit na noong bata pa lamang kami ni Pinky, madalas kaming ikumpara at madalas siya ang nakakalamang. Matalino kasi siya. Kaya I developed an inferiority complex. Natatakot akong makisalamuha sa mga tao kahit gusto ko. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Arnold. Bagamat hindi maganda ang unang-unang mong pagkikita. Hey, Miss Ma! Pagbihira ka naman? Ano mo kung gusto mo magpakamatay doon ka sa piso magpasagasa? Hindi sa bisikleta ko! Hoy! Don't! No! Wala ka... kialam! Kung magpakamatay ako, kung hindi! Anong walang pakialam, ha? Tignan mo nga nangyari sa atin. Muntik na tayo madisgrasya dahil sa katangahan mo, kami. Psychological trauma due to severe pain caused by your past ailment. The doctor told you that. Yeah, but it can be cured if she can only try to help herself. Baka walang pagdapat kami sa babaeng to. Eh, kulang lang naman si ate sa self-confidence eh. Kaya pati speech pattern niya affected. Wala na siyang sakit, sabi ng psychiatrist, diba? She needs to help herself. Kinakailangan maghari sa mabuti para siya tumalino na magkaroon ng self-confidence. Exactly. Pagdong biyahe na nung kapatid mo, ever since scholar, president of the student council, ikaw, simple lang ang course mo, tourism, na mag-aabuting ka pa ng 7 years, nakakahiya. Susie! Susie, napaka-immature ng eldest mo yan.
ako ganun ba? Nakakainis niya eh, may kapag-tripan siya ako eh. Oo, oh, okay. Pare! Chong! Halika! Meron akong pakilala sa'yo. Bakit ka ba, Ching-Ching? Ito yung sinabi ko sa'yo na bagong lipat dito sa atin. New member siya ng barkada natin, okay? Ha? Arnold, hola, pare, Georgie, welcome to the club. Thank you. Arnold, hola! Suzette, halika! Halika, meron akong pakilala sa'yo, halika! Suzette, halika! Papakilala kita! Bula. Pare, huwag na lang, oh. Bakit? Iglip na ba kayo? Hindi pa. Dapat lang. Ganda sana eh, no? Kaya lang, pag nagsalta, turn off. Kasi, ganto sa mag-salta eh. Hotel pa. Hotel na rin. Tara, pare, nalutayan ko na. Sa nangyari kahapon sa first meeting natin, natawag kitang tanga. Wait. I'm sorry. Patawarin mo ako. Talagang nag-sorry ka. Ba't mo ako? Tid mo yung tukso. Hindi naman kita tinutukso. Ba't mo ako ginagaya? Alam mo, hindi naman kita ginagaya eh. Ninenervyos lang ako dahil nahihiya ako sa'yo. Sinasabi ko, hindi na ako
sa ginawa ko, kaya hindi ako nakatulog. Di na makatulog, di na makakain, tigyawat sa ilong, pati na rin sa pisngi, sa kaiisip sa'yo, nauutal ako! Magic mo? Doorman? Para sa'yo. Joji! Huwag kang magdalaga. Alam mo, habang nandito ako, hindi kami na pwede insultuhin, okay? Suzette, I hope you don't mind. Nung nakikita ko siya yung pangalan mo doon sa doormat, bakit pangalan mo nakaborda doon? Hindi ko na kasi gamitin yun eh. Kaya lang ang kiramdam ko sa Rico. Kasi hindi mo pa kasi nakikilala sa amin eh. Amin, di na tapakan lang ako. Alam mo, huwag mo silang intindihin. Mo, lalo mo lang kaawaan yung sarili mo eh. Na kahit na maliit na bagay na wala namang kakwenta-kwenta, eh kukumpara mo pa sa'yo.
Arnold. Good afternoon, sir. Ni Vincent ay hindi nagwala ng ganyan ang kapatid mo. Kayan mo at ipaglaban mo yun. Kapag tinutokso ka nila, lumaban ka. Huwag kang umiyak. Huwag kang magmukmuk. Ako yung tumakbong palayo. Lumaban ka. Tignan mo, ha? Pag may tiwala ka sa sarili mo, mapabago ang paningin nila ang lahat. Hindi ko kayang lumapat. Dahil natatakot ka lang. Ang iniisip mo kasi na hindi mo magagawa eh. Thank you.
Kaya mo naman ipagtanggol yung sarili mo eh. Pinagtanggol yung sarili mo. At saka ako. Nahalikan mo kasi pa sa ako eh. Arnold? Bakit? Nagawa ko pang isang magandang basahan. Kailangan ng imagination at patience to be able to finish one like this. And I don't think I can beat this. Sa tingin ng iba, basahan lang to. Pero sa tingin ng gumawa at marunong tumingin, art to. Mahalaga to, no? Bakit sabi mo lahat ng yan? Ako nga naiingit sa'yo eh. Alam mo ate, hindi ko alam kung kailan totoo yung pakita sa akin ng tao eh. Iniiwan nila ako. Pati karaw ako, suplada, hindi nakatapak sa lupa. At wala akong kaibigan. Wala akong ka-level. Hindi katulad mo na
tanggap ng kaibigan bilang ikaw. Dahil iba ang ginagawa niya. Dahil iba ang gusto niya sa ina-expect mo. At anong gusto niya gawin? Manahin ang mga basahan o maging chef? Pati na itong bagay ginagawa niyang disco. My God, ma, malaki na si Ate Suzette. Hindi niya alam ang nararapat sa kanya. Pabayaan na natin siya kung anong gusto niya sa buhay niya. Katulad ko, giving her the freedom to choose what she wants. Hindi matalinong kapatid mo. So don't force her to be like you and me! Manangliliit siya. Pakaramdam niya hindi siya miyembro ng pamilya eh. Ginagawa natin lahat dahil natatakot tayo mapahiya. Hindi dahil mahal natin si Ate Suzette, ma. Dahil mahal natin ang ating mga sarili. Arnold, grounded kasi si Ate Suzette eh. Arnold na yun. Tol, ibigayan mo yan. Ikaw naman kasi. Pating kulang siya! Hindi ka taluyan! Basta ako, gaganti ako. Pag makialam yung uutal-utal na yan, pati siya matatamay siya! Georgie, kung gaganti ka, hindi na kami nasama dyan. Ayan, masangkot sa gulo, no? Sige, kung ayaw nyo, ako na lang. Huwag lang kayong makikialam, ha? Hindi ko naman kailangan tulungin niya! Akong bahala sa kanila.
Gusto mo na kita si Arnold. Ayun naman pala eh. Ako alam mo walang mangyayari sa'yo kapag puro takot ang pinailan mo, ate. Kailangan minsan mag-rest ka para makuha mo yung gusto mo. Alam mo, ate, mas maganda kapag nakasmile. Ako ba hinihintay mo? Ano ba kailangan mo? Akala ko gusto mo makipagkaibigan. Yung pala, kaaway ang hinahanap mo. Tama-tama. Tagpuan mo na ako. Ano mo pare, hindi naman ako nakikipag-away sa'yo eh. Bakit? Matatakot ka sa'kin? Ha? Ano pare, kung ano man yung galit mo sa'kin, pwede naman natin pag-usapan. Anong pag-uusapan? Si Arnold ang umako sa krimeng nagawa ko sa kabila ng aking pagdutol. Pinasuhan siya ng homicide at pansamantala siyang nakalaya dahil sa piyansa. Bagamat alam ng papa ang totoong nangyari, pilit nila kanong pinapaglayo ni Arnold. Ayaw nila akong masampot sa krimeng ako mismo ang may pagagawin. Huwag doon sa ka. Para sa kasalanan ko. Ano, Suzette? Dapat maging matapang ka pag wala na ako sa tabi mo. Sama ko. Hindi po pwede. Para ano? Para mapawalang sala ako? Wala
kailangan mo naman. Thank you.
Sinabi mo? Bakit? Alam mo, kapag mahal kita, sinasabi mo, nawawala yung pagkabaluktot ng dila mo eh. Mahal na mahal kita, alam mo. Thank you.
Natatapos ang kaso ay binawian na ng buhay si Arnold dahil sa cancer sa utak. Biglaan ang pagdating niya sa buhay ko. Nawala rin siya kaagad. Para bang dumating lang siya upang maramdaman ko kung paano maging masaya, kung paano maging matapang, at kung paano ko haharapin ang mga pagsubok na darating. Hindi ko siya makakalimutan, Charo. Mananatili siya sa aking puso. Ang mga kakulangan ko. Binibigyan na rin nila ng halaga ang kaya kong ibigay. Nakapagpatayo ako ng isang maliit na kantin hanggang sa ito ay umunlad dahil na rin sa aking pagsisikap. Hindi na ako natatakot humarap ngayon sa tao at Charo. Kaya ko na rin ipaglaban ang pangarap ko at pwede na akong ipagmalaki ng aking pamilya. Maraming salamat at binigyan mo ng halaga ang aking kasaysayan sa iyong programa. Hanggang dito na lamang at maraming salamat. Gumagalang, Suzette. Ang tunay na nagmamahal ay marunong umunawa at tumanggap. Hindi ito sumisino at nanunuri sa kakulangan ng iba. Hindi ito nagbibigay ng pamantayan na dapat sundin at ingalain. Kusa itong yumuyuko upang abutin at yakapin ang lahat-lahat sa pagkatao ng kanyang minamahal. Sana ay muli na naman namin pinuno ng aliw at aral ang inyong panunod. Magandang gabi po. Ang aking puso.